kahit anong food pa yan, basta pwedeng kainin, kakainin ko. Gusto ko ng maki, gagawa akong maki para kumain. Mabilis lang yun. Gusto mo ng pizza, kaya kong gumawa ng pizza, lalo na sa version ko. Gusto ko rin ng sweet potato balls na may cheese sauce, maliit na bagay, gawin ko. Gusto mo rin ng ginatan? Gusto ko rin yun. Gagawin natin pareho. Nauso naman yung Dalgona coffee, gawin natin. Tapos maggawa tayo ng bread pudding. Pero ngayon, try natin ang frog legs ng Pampanga. Subukan din natin ang dagang bukid ng mga Kapampangan. Adobo ito mga best. Ito na. Magandang gabi, kakain tayo ngayon ng isa sa mga napag-aralan kong painin dito sa Pampanga. By the way, kumain na ako ng sa Pampanga ng mga exotic foods nila na katulad ng milk cricket or ano nga bin, kamaru. Yung kamaru na pagkakaluto nila ay adobo. Masarap siya, kaso parang masabi pagkakaluto, pero yung pagkainin mo na yung parang paping buba. Mayroong laman. Nagiging juicy yung crispy siya sa labas. Tapos, kakainin mo siya. Pagkakain mo, meron siyang juice na nag-uus. Masarap siya, pero hindi ko feel yung kanyang pagiging yung texture niya, kasi nagpa-puff na parang kakaiba niya. Kakaroon siya ng ibang lasa dahil na dun sa loob ng juice niya. And pangalawang kinain na gusto ko ay palaka. Palakang bukid. Yun. Masarap siya. Ano siya yung tawag? Batute. Para siyang rellenong frog. Yung laman, tinanggalan sa loob, tapos pinasok doon yung mga ingredients, tapos niluto nila yung sauce. Masarap yun, masarap. Tapos ngayon, kumain na ako ng kamaro mula sa bukid. Kumain na ako ng palaka mula sa bukid. Tapos ito ngayon, ang ating kakainin na nalaman ko na kinakain at masarap palang kainin dahil kay Hyrox, nagdadala siya ng ganito. Ito ay dagis bukid. Dagang bukid. Nakain ko to dahil kay Rox, dahil yung nagbabaon siya, tapos yung mama niya nagluluto nito. Masarap magluto yung mami niya nito. So ito, tikman na natin to. Luto. Ito yung kanyang leg. O, di ba parang maliit lang na chicken? Masarap siya. Malinis yung kanyang lasa. Actually, sa totoo lang, ang lasa nito katulad ng lasa ng dagang bukid. Yung pagkakaluto niya. Parang lasa ng adobong dagang bukid. Dagang bukid niya kasi. Masarap siya. Tapos, hindi siya iwi, hindi siya yaki na kainin. Malinis yung pagkakalasa niya, malinis yung pagkakarni niya. And, safe naman siya itong kainin kasi matatagpuan ng mga dagang ito sa mga palayan na malalayo sa kabahayan. So, tapos, hindi siya laging meron kasi parang ano siya, parang seasonal. Pag tag-ulan lang, gumarana sila. Tapos yung mga palayan, ini-invade nila. Ngayon, kinukuha sila ng mga farmer, ng mga magsasaka. Tapos sinuulam sila. Malinis talaga sila bilang karne. Tapos lutuin nila. Tapos, yun. Makainin muna. Masarap siya. Malinis yung pagkalasa, walang lansa, walang yaki na feeling. Tapos ito, isa sa pinakamasarap na parte ng dagis o dagang bukid ay yung atay. Nakikita niyo? Yan, atay. Dumating ako dito sa bahay one day. Sabi ko sa asawa ko. Masarap pala yung dagang bukid. Bakit ko daw alam? Sabi ko, kumain ako dun sa office. Ayun yun. Kumakain pala ako ng mga ganun. Siyempre, masarap kaya. Alam mo yung feeling na may pagkain pala na nandyan.
lalo na na malapit tayo sa mga bukid-bukid, mga palayan-palayan, pwede pala to. Pero take note ha, ito yung mga dagang bukid na sa bukid talaga matatagpuan, iba yung kanilang itsura sa dagang bahay. Yung mga dagang bahay sa dibdib no. Marami kayong makukulot na mga sakit doon. Pero ito, malinis ang lasa, masarap, masustansya. Lalo na ngayon, ang taas-taas-taas ng bili ng ang taas-taas ng bill ng ay bill ng price ng pork baboy. Ito, marerecommend ko sa inyo na ulamin. Tunghayan nyo ulit ako sa susunod nating paglalakbay kung ano pa yung pwede kong makain dito sa Pampanga. And shout out kay Miss Roxanne Congagi, kay mami niya na nag-inspire sa akin para kainin ito. Masarap. Meron palang kasabihan. Dati pa, narinig ko pa kanina sa office, tapos narinig ko na naman kanina. Ang tao daw kumakain ng dagi, malayo sa pigsa. Hindi ka magkakaroon ng pigsa pag kumakain ka daw ng daga. Anti-pigsa ang daga.